Hello guys, good evening. So, gusto ko lang i-video tong moment na to kasi second mating na nakita natin yung mga ahas natin. So, masayang-masaya tayo kasi halos 4 years halos inintay yun dahil hatchling pa sila nung nakuha ko sila. Nung nabili ko sila, hatchling pa sila. Then, mag-aantay tayo mag-mature yung female. Tapos yung male, late ko binili yung male kasi ang male 2 years starting na nila na mag-mature ng sexually mature. So, ang female mas late, mga 3 years old pataas. So, nauna natin bilhin yung mga female, isang hypo tsaka isang albino. So, ang plano talaga natin nun is mag-breed. Talagang hilig na natin mag-breed. So, nag-intay tayo. Nag-pandemic, hindi na natin namalayan yung mga oras na dumaan. So, ngayon, season of breeding ngayon ng mga snakes. So, from October, ang alam ko from October to February, March, yan. Pinakang late na siguro yung April. Pero may mga nakakapagpapisa din kasi na-stimulate sa pagkain. So, hindi laging sa lamig or sa ano. Minsan kasi guys, nasa pagkain din. So, natutunan ko yun. Bibigyan mo sila ng pagkain yung parang masistimulate sila na lagi may pagkain. So, hindi sila takot na mag-ovulate or mag-paganahin yung reproductive nila. So, isa yun sa natutunan ko. So, puntahan natin ngayon yung ano, hindi ko alam kung magkakabit pa rin ngayon pero matagal yun, halos minsan kalahating araw yun magkadikit. So, ayan guys, magkadikit pa rin sila. Medyo na ano lang ako istorbohin kasi ramdam nila na may tao na umaano sa kanila. So, ayan yung dalawang buntot nila. Ayan, magkadikit. Yung malaki guys, yung babae. Tapos maliit yung lalaki. So itong lalaki natin guys ay pearl. Yung morph niya ay pearl or yung kulay niya. Tapos yung babae naman ay albino. So baka magkamali kayo na pag nakakita kayo ng yellow ay sabihin nyo albino. So magkaiba sila. So ang albino is habang tumatanda siya, palight siya ng palight. So minsan halos nagiging whitish na siya. Pero yung pearl, habang tumatanda siya, pa-dark ng pa-dark yung pagka-yelo niya. So, yun guys. At nandito naman yung ating hypo. Ayan. Hindi ko na ilalabas dahil itong hypo natin is, ayan. Medyo mataray. Ayan. So, ayan lang guys. Gustong-gusto ko lang talaga i-share para makita nyo yung, ano, yung breeding journey natin. So, manok, rabbit, ahas, African lovebirds. So, kakaririn natin yan. Bali, nakapag-breed na rin tayong isda. So, flower horn. Ayan, nakapag-successful breeding na din ako nun. So, ayan guys. Halos lahat ng pwede i-breed, tinatry natin para malaman natin kung saan ba tayo mas hiyang or saan ba tayo magiging successful na animal. So, yun guys. Yun lang parang sa ngayon. Ayan. Abang-abang tayo. So, for sure guys, etong ano, ibebenta ko to. Ibebenta ko yung mga paanak nito. Kaya, sa mga gusto, i-PM nyo ako. Bali, legal. Legal tong magiging mga anak nito kasi certificate of wildlife holder ako. So may CWR tayo. Yung makakabili nito, wala kayong pangamba na hindi legal yung makukuha nyo kasi bawal po mag-alaga ng ganito ng walang papers. So yun, may papers po yung ating mga ahas kaya yung may ibenta natin is legal at may mga papers din. So yun lang guys, pagka gusto nyo PM nyo ako. Pagka ng itlog na to, ipopost ko. At pwede na kayo magpa-reserve para ano. Hindi naman tayo kukuha ng down payment pagka hindi siguradong may mapipisa. So,
Abang-abang lang kayo sa personal Facebook or sa Blue Wet Rabbitry. Or sa TikTok, guys. Follow nyo ako sa TikTok. AcerM. Yun lang. AcerM. EYCRM. TikTok natin. So, nagpo-post din ako dyan. Medyo mas madalas ako mag-post dyan kasi mas madali. Tsaka mas madaming taong nare-reach talaga. So, yun lang, guys. Until next video. Bye-bye.